gabi ang premiere ng pelikula ni Manny Pacquiao na Wapakman. Nagkita kaya sina Chris Taranillo at Jinky Pacquiao? Alamin natin sa chika ni Lars Santiago. Halos sabay-sabay na dumating kagabi sa premiere night ng Wapakman ang mga bituin ng pelikula. Naroon si Rufo May Quinto, Bianca King, Polo Ravales at ang iba pang miyembro ng cast. Hindi dumating ang kontrobersyal na co-star ni Pacman na si Chris Taranillo. Kasama ni Manny ang asawang si Jinky at kinilig ang marami sa pagiging sweet nila sa isa't isa. Tinyak daw nilang mabigyan ng oras ang premiere night bago sila tumungo sa General Santos ngayong gabi para doon magdiwang ng Pasko. Naibigay na rin ni Manny ang espesyal na Christmas gift niya kay Jinky. Meron na, may binigay na ako. Ano yun? Sana? Hindi, di ba pinakita? A ring. Ano naman kaya ang regalo ni Jinky kay Manny? Actually, walang material na bagay. Basta yung support ako nandito, the fact na nandito ako sa premiere night. Bago panoorin ni Manny at Jinky ang Wapakman kagabi, naitanong pa kay Jinky kung ano ang magiging reaksyon niya kapag nakita niya sa screen si Krista na na-link kay Manny. Okay, lagi gusto ko rin manood ng kung ano yung the way he acts, ganyan, kung okay ba. Yun, kasi first time ko manood ng movie niya eh. Hindi ba siya makakaramdam ng pagkainis kapag nakita niya sa eksena si Manny at Krista? Naman ako maiinis. Ba't ka naman sisirain yung gabi ko? Eh, nandito ako para maging masaya, masaya manood ng movie kasi asawa ko yung bida. Sa bagong taon, plano ni Manny at Jinky na magbiyahe para magbakasyon sa Canada kasama ang kanilang mga anak. Sasamantalahin daw nila ang bakasyon ng mga bata. Babalik sila sa bansa kalagitnaan na ng Enero sa susunod na taon. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Mamaya ang parada ng mga pelikulang kalahok sa 2009 Metro Manila Film Festival. Tutok lang. Susunod! Kumukuti! Nag-alat Santa Claus ang Mocha Girl sa mga pasyente sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Suot ang sexing Santa costume. Namigay sila ng mga regalo sa mga may sakit. Marami raw dapat ipagpasalamat ang grupo dahil maganda ang takbo ng kanilang karir. Kaya sa halip na mag-Christmas party, pinili nilang i-share ang kanilang blessing sa mga nangangailangan. Usually po, pag Christmas, punong-puno kami ng mga shows, talagang ano, bakasyon kaagad. Pero gusto namin na tapusin namin yung taon namin na namibigay po sa ibang tao naman. Sobrang masaya ako kasi kahit na may trabaho kami, ito, makakagawa para kami good deeds kumbaga sa amin. Yes, thank you for the chance. I'll be back with more Chica. Stay tuned. Pabonggahan ang float sa taunang Parade of Stars ng Metro Manila Film Festival. Pero syempre, mas bida pa rin ang mga artistang sumali sa parada. Sulya pa natin sila sa chika ni Aubrey Carampel. Muli namang lumabas ang mga artistang kasali sa Metro Manila Film Festival para sa taunang Parade of Stars na nakagawian na tuwing bisperas ng Pasko. Gaya ng inaasahan, matyagang nagabang ang fans para masilayan ang kanilang mga paboritong bituin. Sa Mall of Asia nagsimula ang parada bago mag-alas 3 ng hapon. Mas kumapal pa ang tao ng baybayin nito ang Ruas Boulevard. Kanya-kanyang gimmick din ang float ng 7 pelikulang kasali sa MMFF na yung taon. Dinumog ang float ng Ang Darling Kong Aswang, ina Vic Soto at Christine Reyes. So, tingin ko, parang mas marami ito ngayon eh. Kesa last year. Kasi simula pa lang eh. Dito pa lang sa starting point. Marami na tayong mga kababayan na narito. So it's very exciting and parang magandang mga pangitain. Inabangan din ng mga tao ang float ng comedy king na si Dolphy, bida ng pelikulang Nobody, Nobody But One. After mga undoy, pepeng na puro malulungkot sa buhay, kinakailangan magpasaya tayo. Ito na, ang araw ng kasiyahan, itong Pasko neto, at maraming magagandang pelikula. Sakay naman ang float ng I Love You Goodbye, sina Gabby Concepcion, Angelica Panganiban, Derek Ramsey at Kim Chu. Star-studded naman ang float ng Ang Panday sa pangungunan ni Senator Bong Revilla, kasama sina Philip Salvador, Isa Calzado, Jeff Eigenman, Rian Ramos at Buboy Villar, habang namimigay ng ilang mga giveaway tulad ng kalendaryo at t-shirt.
Saya-saya, magkakikita natin yung mga tao talagang maligaya at magiging masaya ang Pasko nating lahat. Ganado naman sa pagkaway si megastar Sharon Cuneta, sakay ng Manupo 6 float. Kasama sina Shara Soto, Dennis Trillo, Nina Jose at Glyza De Castro. Hindi alintana kay Mega na may dinadamdam ito kasunod ng pagpanaw ng kanyang yaya Luring. I'm sure gusto rin niyang sumali ako sa parada at bigyan ng importansya tong pelikula ko because she was very proud of this movie. She's very excited. Nakipag-date na siya sa ibang kasambahay namin na manood bukas sana. And this movie is dedicated to my mom and my yaya Luring. Laman naman ang float ng Wap Pacman si pambansang kamao Manny Pacquiao kasama ang co-star na si Bianca King. Kapansin-pansin na wala si Crystal Anillo sa float. Siguro sana tapos na yung intriga at ay papalabas na yung Wap Pacman at sana panoorin nila para sayang naman yung intriga kung walang manonood. Sakay naman ang float ng Shake, Rattle and Roll si Rufa Gutierrez. Nagtapos ang parada sa Quirino Grandstand kung saan nagkaroon ng pagkakataon ang cast ng MMFF Movies na imbitahan ang mga taong manood ng kanilang mga pelikula sa pagbubukas nito bukas sa araw ng Pasko. Aubrey Carampel updated sa Showbiz Happening. See you again tomorrow for the hottest in showbiz. Merry Christmas mga kapuso. Ako po si Pia Guanyo. Mel, Mike, Merry Christmas!